So eto na nga po mga idol agent guys, Soto, na si Tony Ronson isisiguraduhin na magiging sulit at maganda ang magiging training ni Kai Soto sa Amerika bago ito lumahok or sumali sa Olympic qualifying tournament. And bago natin yan pag-usapan kaibigan, please huwag mong kalimutan mag-like and subscribe and pahit na rin ang notification bell. Maraming salamat po. Mga kaibigan, ngayon po no, meron na lamang na 4 na games etong Yokohama Big Corsair, at nakita nyo naman dito kinakailangan ng magpakitang gila si Kai Soto at bawiin niya yung kanyang mababang standings doon sa last game ng Yokohama. And so far, kung titignan po ninyo after ng 4 na games ni Kai Soto dito sa Yokohama, ay dudiretso na sila no? Dito sa Los Angeles, California, dyan sa Wasserman, para nga po magkaroon ng training para sa nalapit na Olympic qualifying tournament sa July. No? Kailangan makondisyon muna ating pambato na si Kai Soto. Kagandahan nito mga kaibigan, ay posibleng makasama pa ang ilang NBA team sa training ng ating pambato na si Kai Soto. Kung titignan po ninyo kasi mga kaibigan, no, noon pa man nung in-interview si Kai Soto at itong agent ni Kai na si Tony Ronsoni, tinanong si Tony Ronsoni kung gaano na ba kalapit si Kai Soto sa kanyang NBA dream. So ang sabi ni Tony Ronsoni, he is on his way at malapit na talaga, basta maipakita lamang ni Kai Soto yung kanyang full potential. So may itinatago talaga itong agent ni Kai Soto na hindi po nalalaman ng lahat kasi kampante lang at easy lang sila. Bukod pa po dyan, no, ay maganda at malakas ang loob na itong agent ni Kai Soto na magsabi na kontrata mo nang ibigay bago si Kai Soto maglaro dito sa NBA Summer League. Parang naninigurado na po ngayon dahil nga parehas July mangyayari yung Olympic qualifying tournament at yung NBA Summer League. Hindi na po pwedeng pagsabihin niya, mamimili na lamang, at sigurado tayo sa Olympic qualifying tournament ang pipiliin ng agent at ni Kai Soto. Mga kaibigan, para sa akin napakalaking factor talaga ng training ni Kai Soto sa Amerika na makasama yung ilang mga NBA players at ilang NBA teams. Na pag-uusapan din na mas maganda nga daw o tinatarget ng agent ni Kai Soto na makapag-training si Kai dito nga po sa Lakers, no? At alam naman natin isa ito sa sikat na koponan dito sa NBA, at ang daming mga player nila na binabangkulang din exposure na makukuha. So napag-uusapan din dati kasi, no, last NBA Summer League nag-minicamp si Kai Soto dito naman po sa New York Knicks, na kung saan maganda naman yung resulta ng training ni Kai Soto sa Dallas Mavericks. Alam naman natin na gusto nila yung performance ni Kai, no, pero yung consistency medyo nawawala, no, doon lang talaga nagkaroon ng problema si Kai Soto, pero nai-improve naman ngayon, no, at nakita naman natin iba na si Kai maglaro kung ikukumpara dati. At yung ilang mga NBA teams tulad na lang nung ito nga pong Atlanta Hawks, no, na pag-uusapan yan, mababang team o mahinang team sa NBA, posibleng si Kai Soto magkaroon din ng training doon or mini camp, no. Mas okay na yung mababang team or mahinang teams at lalakas na lang kapag pumasok si Kai Soto. Ang hirap po kasi mga kaibigan kung si Kai Soto ay mapupunta sa NBA teams na malakas na tulad ng Lakers. Alam naman natin nasa playoffs yan at talagang isa yan sa kilala pinakasikat na teams or kuponan dito sa NBA. So mas maganda mag-start muna from the bottom si Kai Soto doon sa mahinang kuponan, at after nun lumalakas habang tumatagal kasama si Kai Soto sa tagumpay. Hindi yung malakas na hintin pagbalik ni Kai Soto, pagpasok ni Kai Soto mamaya humina o lumakas, masisipa si Kai. Mga kaibigan, para sa akin malaking opportunity na yung dumadating ngayon kay Kai Soto dahil nananahimik yung agent ni Kai. Siguradong pasabog ang ilalabas niyan bago nga pumatapos yung season dito sa Japan B-League. Well mga kaibigan, patuloy ko po kayong i-update, and please huwag kalimutan mag-like and subscribe and pahit ng notification bell. Maraming